It's my life. Pakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung pang smoke brisket. Ayan yung hibutcher namin. Ito yung Black Angus brisket. I-smoke kasi yan. Kaya kailangan tanggalin yung mga taba niya. Saka yung parte ng gilid niya para nakikita doon kung okay na ba yung yung flat part ng brisket. Kailangan matanggal yung taba. Butcher. Siya yung mas may maraming idea sa paglilinis ng pang smoke brisket. Siya rin yung mas may maraming idea sa mga seasoning na ganyan smoke brisket. So meron pang kailangan tanggalin yan, mga silver skin. Pasahin doon si Jun ng Google. Asawa na si Jun. Anak ko. Kaya kailangan tanggalin niya kasi medyo ano yan eh. Papalik ng Saudi. Lagi na lang. Medyo hard part ng biscuit yan. Ano yan? Mga trimmings. So mas maganda pagka nag-trim ng ganitong brisket na gamit talaga ng kutsilyo. So, itong ganitong kutsilyo, hindi po bagay pang trim. Dapat talaga dito pang hiwa lang siya. Kaya yung dapat na kutsilyo gagamitin ito niya. So, i-clarify na lang sa customer kung okay na siya. Some item from America, Canada. Yeah, mas maganda to pagka nirus. Deep humble. Most of the again. Yan naman yung isa namin butcher dito. So ayun, enough po ba na nung customer? Pwede na daw yung ganyan kalinis. So, yun, request ng customer na lagyan ng seasoning. Ito na, normal seasoning niya. Pero meron talagang ginagamit na pang-smoke seasoning. Pero ginagamit dito siya. Tapos ano bang purpose niyan? Yung hindi niyan. Mabigyan ng tamang timpla yung karne. Pero kailangan gagamitin ng olive oil.
o yung tinatawag natin para dumikit yung timpla dun sa karne. Either pwede kang gumamit ng oil or pwede kang gumamit ng mustard. Yan. So hindi lahat ng mustard pwedeng gamitin. Ang typical na ginagamit sa pagtitimpla is Dijon mustard. Kasi meron siyang light amount ng acidity na pwedeng mag-balance ng timpla. Wow! Ito sa ano na to, ginagamit lang natin oil para maging moist yung karne at para dumikit yung timpla. Kala ko boss yung purpose niya yung hindi masunog. Masunog yun, parang sa bread temperature. Yung pala yun. Pampalasa pala yun. Siya kasi mas may mas may alam sa ano. Kasi special lang talaga niya yan eh. Special talaga niya magtimpla ng ganyan. Pag butcher kayo, hindi lang oh, yan, siguraduhin nyo lang din na kaya sa pagtitimpla niyo. Yan. Kaya lang magtitimpla niyo sa klaseng detail set na yung wow. Pang-retail. Hindi lang kayo basta nagbibiwa. Alam nyo yung magtimpla. Pag-adubo lang natin yun eh. Yan, mahirap yun. Pag-adubo lang nalalaman. Yan. Itong bansa naman, walang adobo. Purpose niya para sumarap yun talaga. May nabibili sa boss, market. Boss, gano'ng katagal niluluto ang smoked brisket? So, depende sa kilo. Pero usually, tumakabot siya ng 7 hours minimum. Yan. Gusto niya talagang mas malambot yung karne. Kaya mas malapit yung palm eh, mas mahaba. Pero dapat mas mababa rin yung temperature para hindi masunog. Maging generous kayo sa timpla kasi mo karamihan dito sa timpla kapag sasama nyo na malalaglag. Sasama dun sa procedure na pagluluto ng brisket boss, advisable talaga na naka-roast. Not necessarily, pero yung temperature yun makapag-crucial. Kailangan ng temperature mo mababa since lulutuin mo siya ng matagal. Starting temperature, degrees Celsius, 160 to 180 degrees for 7 to 8 hours. And then, yung ending temperature niya. Ending temperature for 1 hour is 200 to 240 degrees. Ayun. Pero kailangan mo siyang balutin para hindi masunog ang karne. Dating test na instructor yun. Yan na yung smoked brisket. Hindi na pinaano ng customer ng roast eh. So ganyan na lang. Wala ng customer mag-roast. Depende kasi kung ano paglulutuan mo. Kung smoker ba o oven. Kapag smoker, kahit hindi mo na siya i-roast. Ayan. Narinig nyo?